Mga kaibigan, ang mga panaginip, parang mga simpleng larawan lang sa ating isipan habang tayo natutulog, hindi ba? Pero alam nyo ba na ang mga ito ay may mas malalim na kahulugan? Na ang bawat simbolo, bawat eksena ay may mensaheng gustong iparating ng ating subconscious mind. Sa video na ito, ating tutuklasin ang kahulugan ng 20 sa mga pinakakaraniwang panaginip. Mula sa paglipad sa himpapawid hanggang sa pakikipagkita sa mga yumaaw nating mahal sa buhay, ating unawain ang mga mensahe at aral na nais ipabatid ng ating mga panaginip. Huwag mahihiyang mag-iwan ng komento kung ano ang inyong mga naisip at karanasan. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng mga panaginip. Napanaginipan mo na bang lumilipad ka? Malaya at walang takot na pumailang lang sa himpapawid. Ang panaginip na ito ay simbolo ng kalayaan at kagustuhan na makatakas. Maaring ito ay refleksyon ng iyong kagustuhan na kumawala sa mga problema o sitwasyon na pumipigil sa iyo ngayon. Isa itong paalala na kaya mong abutin ang iyong mga pangarap at malagpasan ang anumang hamon. Ang pagbagsak sa panaginip ay karaniwang nakakatakot at nakakakaba. Ito ay maaring mga hulugan ng kawalan ng kontrol o seguridad sa iyong buhay. Mayroon ka bang kinakaharap na problema na nagpaparamdam sa iyo na parang nawawalan ka ng kontrol? Ang panaginip na ito ay isang paalala na kailangan mong harapin ang iyong mga takot at magtiwala sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay maaring magbigay ng kakaibang pakiramdam. Ang paghulog ng ngipin ay maaring magpahiwatig ng takot sa pagtanda, pagkawala ng kapangyarihan o kawala ng seguridad. Maari din itong mga hulugan ng pagbabago o transisyon sa iyong buhay. Tulad ng pagtubo ng bagong ngipin, ang pananaginip na ito ay nagpapaalala na may darating na bagong kabanata sa iyong buhay. Kabanata 4 Paghabol. Ikaw ba ay hinahabol sa iyong panaginip? Ang panaginip na ito ay maaring magpakita ng iyong pagtakas mula sa isang problema, takot, o responsibilidad. Sino o ano ang humahabol sa iyo? Ang pag-unawa sa simbolo na ito ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga bagay na iyong iniiwasan sa iyong buhay. Kabanata 5, Hubad sa Pampublikong Lugar. Ang panaginip na ito ay maaring magdulot ng matinding kahihiyan. Ang paghuhubad sa publiko ay sumisimbolo sa iyong kahinaan at takot na mahusgahan ng iba. Maari din itong magpahiwatig ng iyong pagnanais na maging totoo sa iyong sarili. Nais mo bang ipakita sa mundo kung sino ka talaga? Ang panaginip na ito ay isang paalala na mahalaga ang pagtanggap sa iyong sarili. Kabanata 6, Pagsakay sa Treno Bus. Ang treno bus ay sumisimbolo sa iyong paglalakbay sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagtungo sa isang bagong yugto ng buhay. Ang direksyon ng treno bus, ang mga taong kasama mo, at ang iyong nararamdaman sa panaginip ay maaaring magbigay ng karagdagang kahulugan. Kabanata 7, Pagsakay sa Roller Coaster. Ang roller coaster ay sumisimbolo sa mga hindi inaasahang pagbabago at emosyonal na paglalakbay. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng mga tagumpay at kabiguan na iyong nararanasan sa buhay. Paano mo hinarap ang mga pagtaas at pagbaba sa roller coaster? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang katatagan sa harap ng mga hamon. Kabanata 8, Pagdating ng Bagyo. Ang bagyo ay sumisimbolo sa emosyonal na kaguluhan o problema. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng mga hamon na iyong kinakaharap o malapit ng harapin. Paano mo hinarap ang bagyo sa iyong panaginip? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mayroon kang lakas na malagpasan ang anumang unos. Kabanata 9, Paglangoy. Ang tubig ay sumisimbolo sa iyong emosyon. Ang paglangoy sa panaginip ay maaring magpahiwatig ng iyong pagtuklas sa iyong malalim na damdamin at emosyon. Malinaw ba ang tubig o maalon? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang pakikinig sa iyong intuisyon at damdamin. Kabanata 10, Pagtaas ng Baha. Ang baha ay sumisimbolo sa pag-apaw ng emosyon o problema. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong pakiramdam na nalulunod sa mga responsibilidad o problema. Ano ang iyong ginawa upang makaligtas sa baha? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang paghingi ng tulong kapag kailangan mo ito.
Kabanata 11, Pagmamaneho ng Kotse. Ang kotse ay sumisimbolo sa iyong direksyon sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong kontrol sa iyong buhay at mga desisyon. Ikaw ba ang nagmamaneho o nakasakay ka lang? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang pagiging responsible sa iyong mga desisyon at aksyon. Kabanata 12, Paghanap ng Bagay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong paghahanap ng kahulugan o layunin sa buhay. Ano ang iyong hinahanap? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at direksyon sa buhay. Kabanata 13, Pagkain ng Pagkain. Ang pagkain ay sumisimbolo sa emosyonal na sustansya. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pangangailangan para sa pagmamahal, atensyon o pag-aaruga. Ano ang iyong kinakain sa panaginip? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong mga pangangailangan. Kabanata 14, Pag-akyat sa Bundok. Ang bundok ay sumisimbolo sa mga pagsubok at tagumpay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagsusumikap para sa iyong mga layunin. Nahirapan ka ba o madali mong naakyat ang bundok? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang determinasyon at pagtitiyaga sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Kabanata 15, Pagtakbo sa Kakaibang Lugar. Ang kakaibang lugar ay sumisimbolo sa mga bagong aspeto ng iyong sarili. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong pagtuklas sa iyong mga talento, kakayahan, at potensyal. Ano ang iyong naramdaman habang tumatakbo sa kakaibang lugar? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at oportunidad. Kabanata 16, Pagkakaroon ng Kapangyarihan. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na magkaroon ng kontrol sa iyong buhay o impluensya sa iba. Paano mo ginamit ang iyong kapangyarihan sa panaginip? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang paggamit ng iyong mga kakayahan sa mabuting paraan. Kabanata 17, Pagkakaroon ng Kasal. Ang kasal ay sumisimbolo sa pagsasama ng mga aspeto ng iyong sarili o pagbabagong buhay. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong kahandaan para sa isang bagong kabanata sa iyong buhay. Sino ang iyong pinakasalan sa panaginip? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang pagtanggap sa lahat ng aspeto ng iyong sarili. Kabanata 18, Pagkakita ng Isang Hayop. Ang hayop ay sumisimbolo sa iyong likas na ugali o emosyon. Ang uri ng hayop na nakita mo sa panaginip ay maaring magbigay ng karagdagang kahulugan. Ano ang ginagawa ng hayop sa iyong panaginip? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang pakikinig sa iyong intuisyon at damdamin. Kabanata 19, Paglalakbay sa Ibang Bansa. Ang ibang bansa ay sumisimbolo sa mga bagong karanasan at oportunidad. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na lumago at matuto ng mga bagong bagay. Ano ang iyong ginawa sa iyong paglalakbay? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at kultura. Kabanta 20, Pagkikita ng Patay na Kamag-anak. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong pangungulila sa iyong yumaong mahal sa buhay. Maari din itong magpahiwatig ng mensahe o aral na nais nilang iparating sa iyo. Ano ang sinabi o ginawa ng iyong yumaong mahal sa buhay? Ang panaginip na ito ay nagpapaalala na mahalaga ang pagpapahalaga sa mga alaala at aral na iniwan sa atin ng mga mahal natin sa buhay. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa 20 karaniwang panaginip at ang kanilang mga kahulugan. Naway nakatulong ang video na ito upang mas maunawaan ninyo ang mga mensahe ng inyong subconscious. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pa mga video tungkol sa misteryo ng mga panaginip at iba pang kaalaman. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para sa iba pang gustong malaman ang kahulugan ng kanilang mga panaginip.